Okay, all right. What's up, Kateki? Welcome to this channel. And my name is Dexter. Another video tutorial na naman tayo about this Piso Wi-Fi portal. So, about Piso Wi-Fi na to, this Piso Wi-Fi software is a freeware. Ibig sabihin ng freeware, libre. Libre po siya. Then, meron din po siyang paid version. And, syempre, itong ide-demo natin ngayon is itong freeware lang. So, ang halaga nito sa paid version, unahin ko na rin muna, sa paid version niya is worth 500 pesos. So, as you can see, I am introducing to you guys this iWiFi. Ang pangalan ng software is iWiFi and this is the client portal. So, iWiFi portal. So, how to connect, guys? Same procedure pa rin, kailangan connected ka sa iyong internet. Tapos, pag connected ka na, punta ka sa wifi mo, tapos i-connect mo lang dun, lalabas na itong si iWiFi portal. Kapag hindi ito nag-pop up, munta ka lang dito sa may taas, dito sa may search, tapos i-type mo lang yung 10.10.10.1 10.10.10.1 Yan. Tapos ito na yung lalabas. Itong portal na ni client ni iWiFi. Yan. Or ayan, may magpa-pop up na ganyan. Sign into network. Sa cellphone nyo yan guys ha. I-click nyo lang yun pag nag-pop up yun. Tapos, ngayon, ito yung mga kanyang dashboard. So, makikita nyo dito kung ilang oras, kung anong status. Ito yung mga button, option, kung prepaid ticket or insert coin sa coin. So, insert gaya ng ibang... to start adding your internet time. Yeah, narinig nyo? Ganda, di ba? Ulitin ko. Ulitin ko ha. Pindutin natin tong insert. This is the button. Insert coins to start adding your internet time. Wow, di ba? Napaka-social. And the other one eh, tingnan natin tong isa, prepaid ticket. Enter your ticket code below to start adding your internet time. Di ba? Ang social. Enter your ticket code below to start adding your internet time. Sa may piso wifi not connected. Declaring ko lang muna to. Okay. Tuloy natin. Dito sa prepaid ticket is yung code na galing sa inyo. Kung admin man kayo, galing sa inyo yan. Or kung kayo man yung client, hihingi nyo yan sa may-ari ng Piso Wi-Fi. Yan. So, close. Tapos, makikita nyo yung inyong IP address. Ito yung MAC address to, which is yung MAC address na yan, yun yung MAC address ng cellphone. Tapos, itong wallet, kung nakikita nyo, may piso. Naghulog na kasi ako kanina ng piso. So, ang purpose nyan, is para magamit nyo. Halimbawa, gusto nyo lang maghulog ngayon pero mamaya nyo pa gagamitin. Yun yung purpose ng wallet. Ngayon, para hindi na kayo pumunta sa vendo, dyan papasok yung special rates. Once na kinonect nyo siya, halimbawa may piso kayo, pero dito sa special rates ko, wala kasing piso. Meron akong 10. So, ang suggestion ko dyan, kung gagamit kayo ng iWiFi portal or ito yung portal or vendo ni sino ba yung kokonekan nyo, kung ito yung vendo ng kokonekan nyo yung nung admin, tapos yung special rates niya is may piso, swerte nyo. Pero kung special rates naman is 10 piso, so kailangan nyo sa wallet nyo maging 10 piso rin yung yung laman. So papakita ko sa inyo paano yung piso na yan. Tinatamad ka na pumunta sa vendo. Bawa, nasa loob ka ng bahay. Tapos, yung signal ng wifi abot sa inyo. I-click mo lang itong special rates. Yan. Pwede mo siyang gamitin. Kaso, sa atin, hindi ko siya magagamit dahil piso lang. Piso lang yung nakalagay sa wallet ko. So, I don't want to continue na lang. Pindutin mo lang yan. Yun. So, kailangan mo lang siyang... Yung wallet mo, kailangan mag-exact dun sa special rates. Yan ang purpose ng wallet. Tapos, ito yung
mga special rates, guys. Tapos ito yung normal rates. Dito makikita yung normal rates. So this is the client portal ng iWiFi. Then how to log in naman sa admin. Ito yung susunod natin. Madali lang dito sa iWiFi how to log in. May mga options. Ito. Etong log in, pwede mong kung etong log in, pwedeng mawala yan dito kasi medyo maselan, so dapat wala talaga yan dito. Pero this time dinemo ko lang siya para madaling maipakita sa inyo. So kung yung log in naman, pag-click mo yan. Yan. Yan ang lalabas kapag nag-log in kayo. Tapos kapag wala naman yan sa option, halimbawa, click nyo yung hamburger menu. Hamburger menu ang tawag dito. Hamburger menu, tapos dalawa lang, internet timer at account. Wala yung login. Just type this address. /PG=admin. Dito na yun pupunta. Diyan na babagsak yun. I-type nyo lang yan sa portal nyo. Tapos, ang default nyan is admin. Admin. Sa mga fresh pa, nabago ko na ata itong password ko. Or hindi pa. Nabago ko na. So, yan, may attempt. Yan ang kagandahan, guys. Dapat mabago nyo yung admin login nyo kagad once na gumawa kayo nito, kasi possible na ma-hack kayo. Ano ba password ko? Wait lang. Yan. Na-input ko na ang aking password. Tapos, yan. And this is the never. Yan. At ito ang kanyang main dashboard. So si iWiFi, yung admin dashboard niya, hindi niyo ma-view ng naka portrait mode yung inyong cellphone. Dapat nakaganyan siya, landscape mode. So dapat naka-landscape. So ito, ituturo ko lang sa inyo. Ito yung icon ng tao na to. Ayan, diyan kayo magpapalit ng password. Click niyo lang 'yan. Ayaw maklik. Yan. I-click nyo lang yan. Yung password. Click nyo yung password. Yun. Yung current password. Tapos yung new password. Confirm nyo lang. Then, change. So, ang sabi ko nga sa inyo, ang default password niya is admin. Ang username is admin. Admin. Huwag nyo kakalimutan, guys. Huwag nakalimutan nyo, i-re-reflash nyo ulit yung inyong bendo. So, yun lang yun. Yung mga menu na yan, open door. Ibig sabihin, exit yan. Yan, log out. Same lang ng process yan. Yan. Oh. Same lang ng process yan. Okay. Wala pala yung open door. Sorry. May update version. May kita mo kaagad. Yan. Malabo pala yung video ko. Sorry, malabo. Yun, eto na. Yung update version, makikita nyo kaagad. So, kung gusto nyo i-update, click nyo lang yan. Eto ulit yung hamburger menu para sa dashboard. Makikita nyo lahat ng option dito. Yan. Yan lahat ng option. So, para ma-view yan, ititilt nyo lang yung inyong cellphone. Tapos, sa akin kasi may option dito. Teka lang ha. Yan. Yun. And this is the main menu. So, ito yung pinaka dashboard niya. Yan. Pag-click mo yung dashboard, yan pa rin yung lalabas nun. O, diba? And here's the dashboard. So, this software is free. So, gumagamit lang tayo ng free. Imagine, guys, na makakagawa ka ng bendo, ng piso wifi bendo machine, ng libre. Libre lang yung OS mo. At ang ganda pa ng mga features niya.
Ang ganda ng features nito, guys. Ayan, makikita mo yung temperature, makikita mo yung system time, Bendo IP kagad. Ang bilis. Ang bilis lang i-config nito. Ayan. Unavailable NIC timing speed. Itong Netflix, ito kailangan ng itong Netflix, ibig sabihin siya yung network address sa mga internet. Kung siya yung manager ng internet, kumbaga, yan yung NAT. Ibig sabihin ng NAT, siya yung manager ng internet. Ibig sabihin, lahat ng mga binabrowse nyo, kung kanino mapupunta, para walang bagal, walang slow motion sa browsing, yan yung mangyayari. Yung NATPix na yan, siya yung mag-handle. So, kaya kung gusto nyo ng ganong features, na smooth lang yung mismong browsing, bumili kayo ng license. Worth 500 lang yun, guys, sa kay iWiFi. I-click nyo na lang yung link nandiyan sa description menu. Dyan sa baba, nasa description box pala. So, yung link na itong iWiFi na to. Ayan. VLAN, pwede nyo siyang i-on. USB to LAN, pwede rin naka-on. Pwede mo rin. Ang bilis, mabilis lang siyang i-handle, ha. Yun ang masasabi ko dito. Yan. Ito kaagad, makakapag-run ka kaagad ng speed test. Yan. So, since demo lang to, hindi ko nagagawin yan. Nasa dashboard pa lang tayo, guys. Ito na yung makikita nyo, ha. Ito pa lang yung dashboard. So, ang main board na ginagamit ko ngayon is, huwag nyo pansinin to, ha. Sira yung screen ng phone, eh. Ang main board na ginagamit ko ngayon is Orange Pi PC. Yan. May kita nyo dyan kung ilang core. Tapos yung RAM, kung ilan yung RAM, ilan yung storage. I use yung Orange Pi PC is mayroong 1 gig of RAM and I have 16 gig of storage. Micro SD storage. Traffic accounting for today. So, may kita nyo rin. Kung, eto, may kita nyo na yung graph. Kung merong naghulog, anong oras malakas. Ayan. May kita nyo na kagad yan. Download size and upload size. May kita nyo kung anong oras yan. Ayan, traffic accounting for November 2021. Ito yung history. Yung graph. Meron siyang, anong tawag dito? Gantt chart. Itong Gantt chart. Internet usage, sales of summary, yan. May mga graph na siya, di ba? Ang daling maintindihan kasi pag minomonitor mo, ganitong oras, malalaman mo kagad, ganitong oras pala, malakas. Ganitong araw, malakas. So, makakapag diskarte ka ng mga rates mo kung kailan mo gusto mag-promo. Halimbawa, malakas ako sa bandang 5 PM. Magpo-promo ako ng 5 PM. Mga ganun. Ito. Ang dali niyang makita. Special rate summary. Yung sa special rate, kung may nag-click ba o wala. Sa akin, wala. Kasi ano ko pa lang ito, eh. Nasa 3 days ko pa lang itong ginagamit, eh. Ayan. Ayan, 13, 14, 15, 16. Ang date today is 17. Then, click natin yung hamburger menu. Next option tayo. Itong customer chat, dito mo makikita yung chat ni customer. Yan. Makakapag-reply ka dyan. Diyan mo siya makikita. Yan, guys. Move tayo. So, next option is yung inbox. Same. Lahat ng messages ni customer may kita mo rin dito sa inbox. Next. Medyo maliit lang. Pero kung sa computer to, may kita mo kaagad to. Same address din kung i-access mo siya sa mismong computer nyo, guys. Ha? Sa laptop man o sa desktop. Ganito pa rin yung address na itatype nyo. 10.10.10.1/?PG equal sign and admin. Yung inbox, wala na yan. Yun yung page. Device manager.
move up tayo sa dashboard device manager. Devices on board, 42. Device with timer, isa lang. Ibig sabihin dito yung mga devices na nakumonek na sa vendo mo. Diyan mo makikita yung mga devices na yun. Yan. Yan, makikita mo. Tapos, next. Ayaw na mapindot. Yun. Next is prepaid tickets. Yun. Kanina, di ba, nag-click tayo ng prepaid tickets. Dito kayo gagawa. So, click nyo lang yung generate. Tapos, kung magkano. Click nyo lang yan. Tapos, kung magkano. Yan. Nasahin nyo lang yung mga nandyan. Kung ilang oras. Actually, or importante lang dito kung kahit isa lang dyan eh. Bawa, kung 3 days mo bibigyan yung client mo, click mo lang yung 3 days. O kung gusto mo 3 days and 2 hours, click mo yung 2 hours. 3 days and 30 minutes, lagay mo yung minutes. Ganun. Tapos, ito yung sa baba. Yung speed, kung ilan yung speed. Ito yung kagandahan niya guys ha. Customizable yung speed per client. Kung halimbawa sa prepaid, bibigyan mo siya ng 512 speed. Pero napaka baba nun. Actually, may mababrowse naman siya dyan. Kung manunod lang siya ng video. Pero sa gaming, napaka baba. At least, bigyan mo siya ng 1.5 MB. And, dito ka. Kilobits. Ibig sabihin niya, 1,536 kilobits. 1.5 MB yan. Katumbas niyan. So, yan yung download tsaka upload. Nakikita mo. Ito na yung mga tickets na kapag nakapag-generate ka na, ito na yung mga tickets na yun. Ayun. So, kung meron kayo naririnig na ngayon ha, kung meron kayo naririnig na nagkakasayaan, sa labas namin yun. Huwag nyo naman pansinin. Focus tayo dito sa ating ginagawa. Okay, let's continue. Okay, next is use prepaid tickets. Nandito pa rin tayo sa prepaid tickets guys ha. Diyan pa rin tayo. Ito na yung mga nagamit na tickets. So, yun na yun. May kita nyo lahat. Kumbaga, ito yung inventory. Ang galing, di ba? May kita ka agad. Tapos yung pinakababa. Copyrights. Yan. All rights. Magaling itong si developer. Tapos, next ulit. Next natin is sales report. So, ano nga ba makikita dito? Sales mo lang. Daily sales, weekly sales, monthly sales. Oh, sales report ng for the whole month, makikita mo sa kanya dito. Tapos, yung kung sino-sino yung mga naghulog, coin ba or prepaid tickets yung ginamit. Yan, may kita nyo yung dito. Next. Vendor rates. Dito naman sa vendor rates, guys. Ito yung normal rates na maghuhulog si client sa inyo. Kanina. Diba doon yung insert coin? Meron sa pinakababang menu. Meron sa pinakababang menu na hindi ko maibalik dun sa login portal. Basta dun sa login portal, dun sa pinakababa niya, merong, ano dun, merong parang sa coins, hindi parang, meron dun sa coins na sa pinakababang menu, yung sinabi ko sa inyo kanina. So, balik tayo dito sa vendor rates. Connected pa naman ako. So, guys, ano to ha? Live to, live. Itong dinidemo ko sa inyo. Kaya may bagal. So, ito yung sa vendor rates. Ito yung normal rates niyan. Yan. Internet rates, piso. Editable siya. Pipindutin nyo lang tong icon na to. Ito. Yung may pencil. Tapos yun. May edit nyo na. Ang pangit nga lang dito, hindi nyo na may edit tong desired coins.
desired duration, tapos yung value, hindi nyo na ma-edit. Ang ma-edit nyo na lang dito is itong oras, tapos save mo. Example natin itong piso. Ayan. Bawa, gusto ko 8. Ayan. Tapos, yun. Wait lang ah. Ang bilis ng pangyayari. Ipindutin nyo yung save kasi. Hindi ko napindot. Tapos, save. Yan, pindutin nyo lang yung save. Tapos, yun na. Nakita nyo, 8 minutes. Babalik ko lang sa dati. Kasi baka hindi ko na mabalik. At si client naghulog ng... Hindi ma... Ito kasi nabago ko na yung mga option and choices dito. Yan. Ito siya guys. Makikita nyo. Ito yung normal rates. Ito naman yung special rates. Yung unang-unang makikita nyo. Kapag meron kayong, yung kanina, gaya na sinabi ko, kapag meron kayong pera sa wallet, naghulog kayo, magagamit nyo yung special rates. Magagamit nyo yung para dito. Yan. Ito sa special rates na to. Ito, customizable talaga to. Itong 10, pwede mong gawing piso. Tapos, kung ilan yung duration, kung magkano yung piso mo sa special rates, dyan mo ilalagay. Mas, para sa akin, mas parang, ano, mas convenient to para sa mga customer nyo. Kasi, pwede mo siyang i, halimbawa, yung mga ayaw, tinatamad na pumunta sa Bendo, nasa loob na lang ng bahay, ayun, ikiklik na lang nila yung special rates, tapos merong laman yung wallet nila. Di, napaka easy mag-connect. Hindi na hassle din sa inyo kung tulog na kayo, hindi na mangangatok kung wala man silang bariya, ganun, hindi na sila mangangatok. Ayun. Ito charging rates guys, kasi etong si Piso Wi-Fi, about dito sa charging rates na to, etong si iWi-Fi is 7-in-1 software. Imaginein, 7-in-1. Itong charging rates niya, ito yung rates niya para sa charger. So, kapag yung Bendo mo, lalagyan mo na yung charger, ito yung rates niya. Tapos, meron siyang car wash. Yes, tama yung naririnig nyo. Car wash, ibig sabihin, yung system nito is applicable din sa car wash. So, ilan na yung system na na-introduce ko? Piso Wi-Fi, charging station, car wash software. Tatlo na. 7-in-1 to guys. Tapos, pwede rin siyang maging timer nyo sa inyong mga piso net. May iba pang option. Browse nyo lang yung iba pang software na pwede. Basta license. Itong mga to na binanggit ko bukod dito kay Piso Wi-Fi. At bukod dito sa Bendo ng Piso Wi-Fi. Available yung mga yon. Itong charging. Tsaka yung tsaka yung sa car wash, available yun kapag bumili kayo ng software. Punta lang kayo mismo sa website ni iWiFi. Next, move tayo. Pagkatapos natin sa Bendo rates, Bendo setting naman tayo. Hindi ko makita eh. Medyo mahirap ah. Yan. Sa Bendo setting, may kita nyo yung time ngayon. Ito, remote access. Same sa iba. Using ng-rock. Yan. Pupunta lang kayo ng ng-rock. Pero hindi ko pa kasi nagagamit to. Ibig sabihin itong remote access, yung Bendo nyo, pwede nyong ma-access kahit nasa office kayo. Yun yung mangyayari. Network information. Yan. Ethernet, built-in. Pwede nyong bago-baguhin. Pero, kung hindi nyo kabisado yung about dito sa network, wag nyo nang baguhin. Yan. Ayoko nang baguhin yan. Yan yung mga choices. VLAN ID. Ang nabago ko lang dito, guys, is yung VLAN. Naka-VLAN ako.
So, nilagay ko 13. Yun yung configure ko. Pero may default CI Wi-Fi na, yan. Yung default niya is 10 sa VLAN. So, ayan. DNS. Ayan. Apply setting URL direct. Ito, hindi ko na to sinet kasi nawawala yung portal eh. Na-experience ko yun ng pagkatapos maghulog. Tapos babalik na ulit si client dun sa portal. Nahihirapan kumonek. So, kayo, kung ano yung better sa inyo, kung mag-direct ba o hindi. Sa akin kasi, wala nang direct. Ibig sabihin, kapag tapos na maghulog, steady na lang dun sa portal kapag tapos na siya maghulog. Ganun yung nangyayari. Okay. Next. Swipe up. And, yan, collection. Ang dami niyang choices, guys, no? So, ang haba na ng oras ko, pero hindi pa tayo tapos. Ito yung mga choices. Basahin nyo na lang to. Sa timer. Client post their timer. So, sa lahat ng, ano, ito yung maganda. Sa lahat kasi, may mga time. Pwede sila mag-post. Oh, post count. Yes. May expiration. Yung post. Or wala. Pwede mong iset. Yan. No expiration. Sa akin kasi, gininyo ko na lang para kung kailan nilang gustong gamitin. Unused converted tickets will remain active. May, ayan, may mga option, may mga choices kayo. Pwede nyo i-custom tong, ano, imaginein, free lang to guys ha. Lahat ng yan na avail nyo na. Free lang tong software na to. Free time for first timer. O, diba? Yung free time, bawa, bago lang yung cellphone, first time pa lang kukonek. Anong, pwede gusto mo bang, ano, ma-experience nila yung Bendo mo ng free. Pwede mong i-on yan. Pag in-on yan, kukonek sila for 1 hour. Tapos, ayun, maganda rin siya. Maganda yung features na ganito. Pero madalas kasi sa akin, wala ako dito eh. Kaya hindi ko ma-assist. Kaya hindi ko in-on yung free time. Kung may tao kasi, makakapagtanong sila, uy, libre yung wifi. Tapos babalik sa'yo, makakapagtanong sa'yo. Yun yung mangyayari. Tapos options, enable force update. Huwag na. Ikaw na lang mag-update. Gaya na sa akin, no? Naka-follow kasi ako sa group ni iWiFi. So, parang may nakikita ako may problem pa dito sa version na to. Kaya, ayoko muna. So, ang nangyayari dito, bago kayo mag-upgrade, check nyo muna dun sa Facebook group. Puntahan nyo rin or search nyo rin sa Facebook yung iWiFi group. Tapos, basa-basa lang kayo ng mga comment kung anong meron. Para bago kayo mag-update, kung talagang sureball na okay na yung version. Ganun lang. Tapos, next. Yan. Ang dami niyang option, guys. Grabe. Halos dito wala na akong ginalaw. Hindi ko siya masyado pang kabisado. Pero ini-introduce ko lang siya sa inyo. Dahil nga, free, so I want to share. Dahil free lang siya. Free lang tong ginagamit ko. Custom portal banner. Eto, natry ko na rin to. Pero gagawa ka dito ng JPEG. Yung pictures mo. Yung dun sa login portal ni client, pwede mong i-custom yun, yung login portal. Pero yung kapag freeware ka siguro, hindi mawawala yung logo ni iWiFi. Kapag ano siguro yun, kapag may bayad, dun mawawala yung logo ni iWiFi siguro yun. Yan. So, comment naman dyan sa baba kung nakarating ka sa oras na to. At kung may tanong ka, mag-comment ka lang. And kung hindi ka pa nakasubscribe para sa mga ganitong klaseng tutorials, just click the subscribe button. So, hindi pa tayo tapos kateki ha. Live to, live. Nandito pa rin tayo sa menu na Bendo setting. Nasa menu pa rin tayo ha. Ito na yung pinaka Bendo setting, kaya mahaba. Auto reboot time, auto shutdown time. Pwede mong i-schedule yung reboot and shutdown. Traffic shaping. Yan, tethering, protection basic. Ibig sabihin ng tethering, pwedeng kumonek si
cellphone sa cellphone din. Yung cellphone, ba, itong cellphone na to connected sa wifi, pwede niyang i-hotspot yung cellphone ng kabila. So, para ma-avoid yun, i-click mo lang to i-on. Actually, default niya, naka-on. Hindi mo na kailangan galawin. Hop count, kung ilan. Pag in-enable mo yan, yung hop count, ayan, may enable din yung hop count kung ilang devices yung pwede niyang i-share. Ganun. Default download speed. Itong default download speed, ibig sabihin ng default, yung talagang download speed pag kumonek, kahit first timer pag kumonek, yan yung makukuha kagad nila. Mas align yung setting, enable portal, admin link. Yung kanina na sinasabi ko sa inyo, yung sa login na may option dun sa may client portal, dito yun, i-disable nyo lang siya. Click mo lang yung disable, tapos mawawala na yung login portal ni client. Dun sa client portal na yun, mawawala yung admin dun, yung login. Pero kung okay lang naman din sa inyo at na-change nyo naman yung password, just leave it on guys. Yan, pwede ka mag-upload ng MP3. Yung kaninang nagsasalita, pwede mong palitan. Yan, ang haba, di ba? Yeah. Ang haba. Pin assignment, wala ka na halos gagawin diyan. Yan, night light parameters, itong night light na to kapag merong kang ilaw yung bendo mo. Kung ito yung pin dun sa configuration ng board, kung anong pin. Tapos, kung anong oras mo gustong i-on yung night light niya, yung ilaw sa gabi. Yung ilaw sa gabi, bawa, nagpatak ng 6 p.m, mag-on yun. Tapos, pagdating ng 5 a.m, mamamatay yun. Ganun. Okay, and that's the bendo setting. Next, yung CSS. Ito kung meron kayong experience sa coding ng CSS, gamit lang yung notepad, upload nyo lang dito. Pwede nyo ma-custom si client. Custom nyo lang. Next is remote cache boxes. Remote cache boxes is may option kasi si iWiFi na remotely. Bawa, yung main bendo mo nandito sa akin. Tapos yung susunod na bendo mo, wirelessly mare-remote mo na nandun sa may kabilang kanto. Yan. May record ka dito. Magkakaroon ka ng ID. Yung features na yun, di ko pa na-try kung kaya dito sa ano na to, sa main. Dito sa itong main bendo ko. Ano ko sa ingay. Yung features na yun is hindi ko pa nagagamit kung pwede siya sa freeware dito sa version ko. Yun. Remote cache boxes. Next is media player content. Dito sa media player content, mga video na pwedeng mag-play dun sa client portal. Pwede nyo siyang palitan. Move. Let's move. Game port priorities. Pwede kayo mag-set ng mga game port dito. Pwede kayo magdagdag, mag-edit. Yan, Mobile Legend. Ito yung port. Ibig sabihin nito yung passage or gate pass para mapabilis yung gaming. Ito, PUBG. Yan, Ookla. Mga, ano yan, mga port. Yan, Steam, yan, game port. Yan yun sa, makikita sa game port priorities. Sa domain block, let's see. Yeah, makikita nyo dito kung sino yung mga naka-block. Gaya nyan, yung mga yan, naka-block. Mga website na pwede nyong i-block. Sa domain blocking yun ah. Okay, konti na lang. User administration. Ito kagandahan pa nito ni iWiFi. Sa user administration, pwede kang magdagdag ng operator
at kung ano lang yung pwede niyang gawin. Halimbawa, ito, itong operator na Dexter, kung ano yung pwede niyang gawin. User access, disable mo siya. Yan, may choices ka dyan. User access, kiklik mo lang siya. Halimbawa, a-access lang siya dun sa user. May mga menu siya na pwede mong baguhin. No, may mga menu siya na hindi niya ma-access yung ibang main menu. Nagets niyo 'yun? Bawa itong Dexter na to, may menu lang siya na pwedeng gawin. Basta may mga applicable na menu. Just try it, guys. Maintenance. Yan. Gusto mong i-update? Downgrade? Ito yung isa pa. Isa pang maganda. Pwede mong i-downgrade kahit na-upgrade mo na. Diba? Ayos, diba? I-backup yung database. I-repair. Clear mo yung sales. Bendo light. Ito yung sa night light. Pwede mong i-manual. Turn on or turn off. Yeah. Update. Nice. Gandang-ganda ako dito kahit freeware lang. Na-avail mo na to. Itong mga to. Essential files. Actually, hindi ko pa kabisado yung lahat ng to eh. Yan. Itong essential files, ito yung diagram kung paano mag-connect kay iWiFi. Configuration mula sa board. Papunta sa coin slot. Mula sa internet. Papunta sa board. Yan. Ito yung essentials niya. May kita nyo yun dito. Alright guys, patapos na tayo. Yes. At kung mayroon ka ng license, nakabili ka na kay sa mga supplier, ay sa mga retailer ni iWiFi, ilagay nyo lang dito yung license key. Yan. Ito guys, oh. Ito yung pinaka, ano. Should you wish to get a license, our single purchase fee is 500 pesos per bendo. 500 pesos lang daw. Discounted price is 400 per license. With a minimum of 5 license per purchase. Pag bumili kayo ng 5, discounted kayo ng 100. Meaning 400 na lang. Yes. Ito. Ito ang freeware na nakuha natin. You will get this under freeware. Diba? Local admin panel, working onboard access point, ng-rock, traffic shaping, portal customization, game board priority, localized prepaid ticket, unlimited remote cash boxes. Oh, yung kanina pinaliliwanag ko yung remote cash boxes. Ibig sabihin, kapag nandito yung main mo sa bahay, tapos gusto mo maglagay dun sa kabilang kanto wirelessly, mare-remote mo yun. Sakop din pala nitong free version na to. Galing, dabi. Domain blocking, VPN blocking, anti-tethering, customizable, pin assignment, customer chat system, media player. Grabe. Ang dami. Freeware lang yan, ha. Ang galing. Sa developer nitong iWiFi na to, saludo ako sa'yo. Wow. So, dapat talagang i-share. Kasi, free. Then, guys, tangkilikin din natin yung may bayad. Dahil, mas marami pang features kapag bumili kayo na may bayad. So, that's it. Yun na yung pinaka-final. Yes. Kung nagustuhan mo nga itong ganitong klaseng video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-click mo rin na yung, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ganitong klaseng video. And, this is Social Tech Channel. Yes. Yeah. Pakita ko lang sa inyo, ha. This is Social Tech. I-click mo yung subscribe button at i-click mo na rin yung notification bell para sa mga ganitong klaseng video. And browse ka na rin sa channel ko. Meron akong ibang mga tutorial, computer tech tips, and how to. Yeah. Again, see you in my next video. My name is Dexter. Signing off. Bye.